So, mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito, atin pong tatalakayin magkano po ba ngayon ang latest price ng mga construction materials. Pero bago po tayo magsimula, intruhan muna natin. Ito'y isang napakahalagang bagay na dapat po nating isaalang-alang sa pagpapatayo ng ating bahay at sa ating mga construction project, ang budget. So para tayo magkaroon ng idea sa ating babudgetin para sa ating mga construction project, dapat po nating malaman ang mga primary construction materials na ating kakailanganin, lalong-lalo na po sa pagpapasimula ng ating bahay. Alam naman po natin na ang presyo ng materials ay hindi po steady. Pabago-bago po siya. Parang feeling mo kay ex. Di sigurado, pabago-bago. Ngayon, una po nating alamin magkano po ba ngayon ang presyo ng hollow blocks. Ang presyo po ng ating hollow blocks ngayon, sisimulan po natin sa D4 na hollow blocks, ito po ay nagkakahalaga ng 13 pesos. Ang atin naman pong D6 na hollow blocks, ay nagkakahalaga po ng 16 pesos. Isusunod na po natin ang ating bakal o ang deformed bars. Ang number 10 na bakal po ay nagkakahalaga ng 158 pesos. Ang number 12 na bakal po ay nagkakahalaga ng 228 pesos. Ang ating bakal na number 16 ay nagkakahalaga ng 405 pesos. Isusunod naman po natin ay ang semento. Ang semento po natin sa kasalukuyan ay nagkakahalaga po ng 206 pesos per bag. Ayan po. Susunod na rin po natin ay ang ating buhangin. So, ang ating buhangin po, nagkakahalaga po siya ng 2,000 pesos per elf. Ang ating graba po ay nagkakahalaga naman po ng 3,000 pesos per elf. Isusunod na po natin ngayon ay ang alambre. So, ang alambre po natin ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos per roll. Yung per roll po ito. Approximately po, ang timbang po nito ay naglalaro sa 23 to 26 kilos. Depende po yun sa laki ng ating alambre. So, isusunod po natin ay ang plywood. Ang mga plywood po na ito ay atin pong gagamitin unang-una po sa pagpuporma. No? Sa pagpuporma po ng ating poste, sa pagpuporma po ng ating slab. At the same time po, ito rin po ay pwede po natin gamitin, lalong-lalo na po kung kayo po ay magagawa ng barracks para po dun sa mga manggagawa. So, tutuloy na po tayo sa presyo ng ating plywood. Ang ating plywood po, ang 1/4 ordinary plywood, ay nagkakahalaga ng 270 pesos. Ang susunod naman po natin, ang ating 1/2, na ordinary plywood ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ang atin naman pong pinolic board na 1/2 ay nagkakahalaga po ng 700 pesos. Ayan po. Ngayon, dadako naman po tayo sa ating coco lumber. So, alam po natin na pag tayo po ay gagawa po ng forma, gagawa po tayo ng mga pangtukod, mga kailangan lang po tayo ng coco lumber. Sa kasalukuyan po, ang ating coco lumber, ang available lang po na size ay digits po ang haba at D12. So, yun lang po muna ang ating pag-uusapan. Ang atin po coco lumber na may laki po na 2x2x10 ay nagkakahalaga po ng 83 pesos. Ang atin pong 2x2x12 ay nagkakahalaga po ng 105 pesos. Ang atin naman pong coco lumber na may sukat po na 2x3x10 ay nagkakahalaga po ng 125 pesos. Ang atin naman pong coco lumber na may laki na 2x3x12 ay nagkakahalaga po ng 150 pesos. Ang atin naman pong coco lumber na may laki na 2x4x10 ay nagkakahalaga po ng 167 pesos. Ang atin naman pong 2x4x12 ay nagkakahalaga po siya ng 200 pesos. So ngayon, dadako naman po tayo sa presyo ng ating pako. Ang pako po na ating tinutukoy dito,
Ito ay ang common nail, no? Pako po na gagamitin po natin sa ating mga wrapping, no? Sa wrapping pa lang po, sa pagpoporma, yan po, sa paggagawa po ng mga tukod, sa paggagawa po ng mga butterboard, so mga kailangan po tayo ng pako. Ang ating pako po, magsimula po sa size number 2, number 3, at number 4, ay nagkakahalaga po ng 80 pesos. So, ngayon po, atin naman pong pag-uusapan kung kayo po ay nagbabalak na magkaroon ng pagpapabakon sa inyong ginagawang construction project o sa inyong construction site, no? May mga project po tayong ginagawa na bago po pasimulan ay pinalalagyan po ng bakod o pinalalagyan ng harang. Napakahalagang bagay po na ang ating project ay may harang para po unang-una safety yung mga gumagawa. Safety po ang ating project, maging yung mga dumadaan sa site ay safety din po. At the same time po, ang ating pong materials ay safety, no? May ingatan po natin siya, may tatago natin siya ng maayos. Ayun po. The same time po na ang ating project po ay hindi pwedeng pasukin ng kung sino-sino lang dahil meron po tayong bakod. So, sa pagpapabakod po ng ating construction project, mga kailangan po tayo ng cyclone wire, no? So, kung sa amin po, sa project, ang ginagamit po namin ay cyclone wire. Pinalalagyan po yan ng cyclone wire. So, ang cyclone wire po natin, ang isang rolyo po niyan, na may laki, may taas po na 6 feet, ang halaga po ng isang rolyo ng cyclone wire ay nagkakahalaga ng 540 pesos. Ganun din po ang yero. Maaari rin po natin gamitan siya ng yero bilang bakod. The same time po, yung gagawin pong bubong sa ating construction site, no, sa bodega po, kailangan po nating malagyan ng bubong para po hindi mabasa ang ating mga materyales, no? Sa mga area po na pinagtatrabahuan ng ating mga manggagawa, dapat po ay meron din pong bubong para makapagtrabaho po sila ng maayos. So ngayon, magbibigay po tayo ng presyo ng yero. Ang presyo po, ang kapal po ng yero na ating isasabihin dito sa ating video, ang kapal po niya ay gauge 24. Sa gauge 24 po na may haba na 8 feet, ang halaga po ng ating yero ay 384. Sa gauge 24 po na may haba naman po siya na 10 feet, ang kanya pong presyo ay 480 pesos. Sa gauge 24 na may haba na 12 feet, ito po ay nagkakahalaga ng 576 pesos. So disclaimer po mga kapatid, ang presyo po na ating nabanggit, ito po ay base po sa resibo ng materyales na amin pong pinamili, no? Maaari pong sa ibang lugar ay mas mababa, maaari pong sa ibang lugar ay medyo mataas, pero kagaya po ng sinabi po natin sa mga nakaraan nating mga video na sa ganitong klase ng presyuhan ay hindi po dapat magiging malaki ang diferensya ng mga presyo. Ito po ay bilang magkakaroon lang po tayo ng guide kung magkano na po ba ngayon ang latest price ng mga materials na ating kakailanganin sa ating mga project. Sa muli po, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating video at dun po sa mga kapatid po natin na patuloy po na sumusubaybay, patuloy po na tumatangkilik ng ating mga video. I-follow nyo na rin po ang ating Facebook page, Jude Rios Construction. Ayan po, mayroon po tayong Facebook page. Maaari po nating makita ang iba po nating mga video na naroon. Maaari rin po kayong makapag-iwan doon ng comment. Kung kayo po ay may nais po na mga content na gusto po nating i-feature dito sa ating channel, ay pwede nyo rin pong iiwan doon sa ating FB page, ang Jude Rios Construction. So, ipapakita po namin siya sa screen, no, yung ating FB page. Sa muli, maraming salamat. Dalangin ko na ang videong ito ay nakadulot muli sa inyo ng inspirasyon at kaalaman, lalong-lalo na po sa pagbabudget, at malaman din po natin kung magkano po ba ngayon ang latest price ng mga primary construction materials na ating gagamitin sa ating pagpapasimula ng ating proyekto. Muli, ito po ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.